isa sa mga binisita natin itong Davao Artist Festival to for 2022. So ito yung isa sa mga naging inspiration sa ating mga artists, lalo na po na naranasan natin ang pandemic. Isa sa ating makapanayam ngayon sa ating programa sa News 7, ang pinakamakatang artist dito sa lungsod ng Davao. Kilalanin natin. Ma'am, welcome po sa News 7. Hello po. May I know your name, ma'am? I'm Lair Gomez po. Ilan taon na po kayo? I'm 21 next Ay, month. Okay. So nag-aaral po ngayon? Opo. So far, ano yung participation dito sa Davao Art Festival? Na pang ilan nyo pa itong sumali? Sa lahat na exhibit na napuntahan ko, probably ika-3 ko na ito na-exhibit. Ah, okay. Yung first na-exhibit ko is nung Davao Art Collective. Opo. And then, last year yun, di ba? Opo, last year, November. And then, last month din, meron kaming parang mini-exhibit sa SM Ecoland. And then, ito na po. So, sa ngayon, ma'am, ilan yung mga exhibit na na-presentar mo ngayon? May 3 po ako dito po. May 3? Eh, titignan na natin. Ituro mo daw sa akin. Okay. Yung tatlong babae po. Una ka doon, ma'am. Okay. Ito po. Okay. Yan, tatlong babae. Okay. Ito. Ano pong ipahiwatig to? Ano po yung kahulugan? Ito, title nito is Drowning Thoughts. Kasi sa generation namin, alam ko, masyadong pressured yung mga tao. Madaming issue sila sa mental health nila. Yes. And then ito is, ganito yung representation ko na overthinking po. Nalulunod siya kung iniisip niya. Yun po. So yun ang isa sa mga mensahe doon, lalo na po sa mga kababayan natin, mga babae, na lalo na po yung mga may karanasan sa medyo hindi maganda sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Yun naman yung iba, depression. So yun ang isa sa mga mensahe. Okay, pangalawang ano, ma'am? Itong pangalawa. Ito. Ang title nito is Platitude. Actually, ano lang siya, anong tawag na? Kasi, kung yung title ko, yun din yung isip ko pag ginagawa ko yan. Okay. Parang, kasi pag nagpa-paint ako, pinapabayaan ko lang na yung kamay ko yung gumalaw. So, kung anong gusto ko ilagay, nilalagay ko. So, parang nag-present itong ginuhit mo na may mga memorable na mga mensahe, di ba? So yun ang mga importante. So at least, kung ano yung gustong idikta ng katawan at saka isip mo, yun ang ginawa mo. Ayun. Magaling, po, magaling. Ang title nito is Window to the Soul. Okay. Kasi di ba may kasabihang, the eyes is the window to the soul. So, although ang ganda ng color niya, dark and yellow, pero may kita mo sa mata niya na hindi siya masaya. Ay, okay. So parang nagbabalat kayo, sir? Okay. Kasi di ba, meron yung minsan na kapag titingnan mo yung tao, parang okay lang siya. Mm-mm. Pero pag titingnan mo talaga siya sa mata, malalaman mo hindi siya masaya sa ginagawa niya. Merong mga tao na akala mo nasa kanila na yung lahat, pero hindi pa rin sila masaya. Yun, ang isa sa may mensahe doon. Lalo na po yung mga kabataan, kala mo medyo may kaya sila sa buhay. Lahat ng kapritsyon na bigay sa kanila. So far naman, hindi naman sila sa totoong buhay masaya. Yun na yung message doon. Ayun. Anong title nito, ma'am? Ito is Window to the Soul, Drowning Thoughts, tapos Platitude. Okay. Okay, ma'am, thank you very much sa panahon na binigay mo sa amin, lalo na po sa, siguro, lastly, message mo sa ating mga kababayan na tangkilikin ang mga likha ng ating mga artist na mula dito sa lungsod ng Davao. Message ko po para sa lahat, please support local artists po here in Davao Art Festival, here in La Herencia po. Although hindi lang po ito yung exhibit this year, marami pa pong exhibit na labas po all throughout the year. Thank you very much, ma'am, and salamat po sa pagpa-unlock niyo sa amin, sa aming panayam. Para sa News 7, Remote Mercator News and Documentaries.